Magandang araw po. So, for today's vlog, no, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagninegosyo. So, ang pagninegosyong ito na isishare ko ngayon ay kasalukuyang meron ako. Ngayong araw, no, pang 15 days ko na sa negosyong ito. So, ito yung pagiging supplier ng live tilapia. Kinsi daw? Supplier ng live tilapia galing sa Talisay, Batangas. So, gusto ko lang ishare, no, kasi baka meron sa inyo na malapit dito sa Batangas at nagbabalak magnegosyo. So, sishare ko ito dahil para sa akin maganda. Magandang kitaan dito. So, sa pagiging supplier ng live tilapia, ang kailangan mo talaga, unang-una is yung puhunan. Siyempre, lahat naman ng business kailangan ng puhunan, no? Puhunan, service, tsaka yung reseller, no? Yun yung kailangan mo. Service, puhunan, at yung babagsakan mo ng tilapia o yung susuplayan mo ng tilapia. Okay? So, ihabol na rin natin yung supplier. Ikaw na supplier, meron ka rin supplier. So, yun yung kukuhanan mo ng tilapia doon sa Talisay. So, familiar ka ba sa 5-6? Yung tubo dito sa live tilapia, no? Sa pagiging supplier ng live tilapia, yung tubo dito, 5-6 din. Parang 5-6 din kasi 20% ang tubo. Ang kagandahan lang, di mo na kailangan hintayin yung isang buwan para tumubo ka ng 20%. Oras lang ang kailangan mo dito para tumubo ka ng 20%. So bakit? Bakit oras lang? Kasi pagkakuha mo na ng live tilapia, bibilihin mo doon ng ganitong presyo, tutubuan mo ng 20%, i-deliver mo doon sa nag-order sa'yo, pabayaran ka niya. Ilang oras lang naman biyahe. Ako, taga Kalamba ako. Kukunin ko sa Talisay, Batangas. Sabihin natin, matagal na yung 2 oras papunta tsaka pabalik. So, kita ka agad. Meron ka na agad 20%. Di ba? Kaya kapag nagninegosyo ka ng live tilapia, para kang nagpapa 5-6. Pero, araw-araw ka kumikita ng 20%. Di ba? Napakaganda. Napakaganda talaga. Para sa akin, ha. So, ngayon ko lang ito ginawa ng video dahil kaka-start ko pa lang din naman. So, halos 15 days pa lang ako sa ganitong klaseng negosyo. Pero masasabi ko ta good talaga, no? Kasi sa ngayon, sa 15 days ko na pagninegosyo ng ganito, umaabot na sa 200 kilos yung dinideliver ko araw-araw. So, aalis kami dito ng 2 o'clock ng umaga. Mga alas 8 nandito na kami. So, ilang oras lang yan? 6 hours? Diba? Sa loob ng 6 hours, kumita ka na ng 20%. Depende sa dami ng yung nakuhang reseller. No? Ito naman kasi sa ano, kailangan mo lang talaga mamuhunan sa live tilapia. Kasi kung ikaw yung supplier, kagaya ko, ako yung supplier, maghahanap ako ng reseller. No? Yan yung medyo mahirap dyan sa umpisa kasi sa dami na ng supplier ng live tilapia ngayon, mahirap na maghanap ng willing magtinda ng tilapia. So, mahirap na maghanap ng pwesto kasi marami na susupply. Lahat ng pwesto inaalok na nila. So, ang ano pati dito, gagastos ka ng aquarium. No? Kung ikaw yung supplier ng tilapia, ikaw yung magpapairam ng aquarium at aerator. Ito. Ito wala nang laman kasi na-issue ko na. So, ito yung nagsusupply ng hangin, oxygen dun sa aquarium para yung tilapia matagal mamatay. So, sa experience ko, umabot ng 4 days. Nag-try ako maglagay dito sa bahay, 4 days bago namatay. Pero yun naman, bilis mo lang naman makuha yan kasi aquarium sabihin natin na 2,000 yung malaki. Ito namang aerator is 1,000. So, sa isang reseller, gagastos ka ng 3,000. Ito naman ay hindi bigay. Papahiram mo sa kanila. Papahiram mo sa kanila habang ikaw yung nasusupply sa kanila ng live tilapia. Nasa kanila yan. Ngayon, kung gusto nila maghanap ng ibang supplier, kunin mo na yung gamit mo. So, yan naman ay mabilis mo lang mabawi. Lalo na kung yung binabagsakan mo na yon ay malakas mag-order. No. Ay yung malakas mag-order, yun yung nag-order ng 20 kilos pataas, no.
araw-araw, yun yung mga malalakas. Meron namang ibang ano lang, 10 kilo, minsan may sobra pa, kinabukasan order lang ng 7 o 5 kilo, so okay lang naman yon. So sabi ko nga 20% yung tubo dito, no? So sa 20%, kung ako ay nagde-deliver ng 100 kilos, meron akong 2,000 pesos. No, sa 1 kilo meron akong sabihin nating 20. 20 lang kada kilo. Sa 100 kilos meron akong 2,000. So ililes ko yung gasolina ko, yung krudo, sabihin natin 500. So meron akong malinis na 1.5. Ano lang yun, halos 5 hours. Matagal na yung 5 hours. Kasi yung biyahe balikan, 2 oras. So yung pagde-deliver naman, di naman naabot talaga ng matagal na oras yun. Kasi pupunta ka doon sa pwesto, titimbangin yung tilapia, lagay doon sa aquarium niya, magbayaran kayo, alis na agad. Hindi naman matagal mo. Mabilis lang, minutes lang itatagal mo doon. Mabilis lang, mabilis talaga. So masasabi ko na itong pagtitinda ng live tilapia or pagiging supplier ng live tilapia is magandang negosyo. Sabi nila, yung supplier ng tilapia, supplier ng itlog, supplier ng karne ng manok, at supplier ng gulay, yan daw yung apat na yan ay pare-parehas lang, halos pare-parehas lang ng tinutubo. Pero itong napili kong ano, itong pagiging supplier ng live tilapia yung napili kong negosyo dahil nga medyo malapit sa amin dito yung Talisay, Batangas. Tapos meron akong service. Tapos ang nagustuhan ko lang, mabilis. Mabilis talaga ang kitaan dito. So sa tubo naman tayo ng reseller, no? Ito yung reseller, ito yung mga sinusuplayan ko ng tilapia araw-araw. So mas malaki ang kinikita nila. At mas maliit yung naging kapital, no? Mas maliit yung puhunan nung reseller kaysa sa akin na supplier. Kasi sabi ko nga, pagiging supplier, kailangan mo mag-provide ng aquarium at aerator. Tapos service, araw-araw, babiyahe ka, pang gas, pambili doon sa Peaceport. So kailangan meron ka talaga na lagi kang may pambili. Unlike doon sa reseller, ang kailangan nilang pwesto. O pwesto tsaka gamit sa panglinis ng tilapia. Kasi ang reseller, ano yan eh, inoopera ng mga supplier na kagaya ko. Nuwari, ikaw nagtitinda ka ng mga gulay dyan, aalokin kita ng live tilapia. Ako magsusupply, syempre operan kita ng libreng aquarium tsaka aerator, pati pag set up, no, i-offer ko sa iyo yan. Ang kailangan mo lang gawin ay bantayan yung tilapia, tubuan mo, ibenta mo, no? So kadalasan, no, base sa pag-oobserba ko, ang tinutubo ng mga reseller is 20 to 50%, di ba, malaki. Pag 50%, pagkuha nila sa akin ay 100, pinibenta nila ng 150. No, depende yan sa lugar, may mga tilapia na 150 per kilo. Di ba? Ang laki ng tinutubo nila. Yung pinakamababa naman ay 20%. Yung sakali kuha nila sa akin na sila, na supplier is 100 per kilo, binibenta lang nila ng 120. Yun yung mga pwesto na maraming kompetensya. Yung maraming kakompetensya na live tilapia. No, pero kung sa lugar nyo, ikaw lang may live tilapia, pwede mong presyuhan ng medyo malaki. No, pero sa palengke, mga ano lang talaga yung 120 per kilo. No, pero napakamura na yan kasi sa yung quality kasi ng lasa ng live tilapia, talagang the best. No, pwede mong sabawan, itula mo, kahit anong klaseng luto, malasa talaga siya. No, tsaka ano, matagal siyang mamatay. Pag nasa aquarium, may oxygen siya. 3 days, 4 days, buhay pa eh. No, aso katagalan, namumutla na. So, yun lang muna sa ngayon, no. Kung napanood mo to, taga Kalamba ka, Kalamba, Laguna, gusto mo magnegosyo, so, nag-o-offer kami ng aquarium, saka aerator.
So ipapahiram namin sa iyo 'yon. Pag-order mo mismo, dadalhin na namin, i-install namin doon. Tapos araw-araw kami magsusupply sa inyo kung gusto nyong deliver. Pero kung sakali namang nag-order ka ngayon ng 20 kilos, example, kinabukasan may tira ka pang 10 kilos lang, may tira ka pang 10 kilo, so pwede ka mag-text na hindi ka muna magpa-deliver. Ganun. So yun, no, mag-comment lang sa baba kung ikaw ay taga-Kalamba at gusto mo ring maging reseller ng live tilapia. Mabilis ang kitaan dito, malaki ang kita. So, salamat sa panonood, no? Hanggang dito na lang muna at maglilinis pa ako ng aking service para handa na ulit bukas. Ayan, papansin niyo yan sa likod, no? Yun, no? Yung mga drum na green tsaka yung hose, yan. Yan ay plastic drum. So bibidyoan ko rin yan para makita niyo yung setup nung aking mga nung lagayin ko ng live tilapia. Okay? So salamat sa panonood ulit, no? Hanggang sa susunod. Pagpalain sana tayong lahat. Ito nga pala yung katuwang ko sa Hanap Buhay, ano? Yung lumang pickup na nabili ko. So yan, merong nakakabit na dyan na dalawang plastic drum. Ang capacity po nito ay 70 kilos kada isang drum. Natry ko na rin lagyan ng 80 kilos yung isang drum. Okay naman, pero kawawa naman yung tilapia. Sobrang siksika na. So ito po yung aerator ko. Nilagay ko sa blue container para hindi mabasa ng ulan. Tapos ito yung hose. Nilagyan ko ng pabigat para hindi po umangat yung hose. So nakahanda na to. Tubig na lang kulang para sa pickup bukas. Ito naman yung extension wire para sa aerator. Yan. Yung isang drum, yung sa dulo, yung kulay blue. Pag 200 kilos yung in-order namin, tatlong drum yung ginagamit namin. Tapos ito naman po yung pang-suporta, no, sa mga katulong sa deliver, pag-deliver. Nagpagawa ko ng kulong-kulong na sidecar. Tapos yung ginagamit ko na box, ito yung box na pwedeng lagyan ng damit, o storage box. Ang capacity ng isang peraso niyan is 30 to 40 kilos. Ayan, tapos nilagyan ko ng sidecar, yung Honda Bravo ko na gamit ni Mrs. dati, paghatid sa bata sa school. Ayan, tamang-tama naman. At pinalakihan ko lang ng sprocket.